So, what's up mga kapitbahay? No? So, our topic for today is about po sa computer. So, meron ka bang personal computer sa bahay? So, pag-uusapan natin yan. Kasi, meron po kasi nagtanong sa akin na isa sa mga inayos kong PC, bakit nga ba madaling masira ang computer? At saka, paano nga ba papahabain ang buhay ng isang computer? So, siguro last week, nakalima ako na computer na pinapaayos po sa akin na preparas yung problema. So, mild lang naman ang problema pero nasisira dahil hindi sila familiar kung paano ano. So, ito po mga kapitbahay, share ko po sa inyo kung paano pahabain ang buhay ng isang computer. Okay? Kaya, let's go! So, ayun na nga mga kapitbahay, no? Gaya nga po nang sabi ko, since last week nakalima ako ng computer na pare-paras yung sira ng mga computer nila. So, kadalasan po kasi nasisira sa computer, lalo na ngayong buwan na to, uso na talaga yung work from home. So, yung computer nila gamit na gamit, so hindi nila napapansin na kailangan na palang i-maintenance. So, ito po, yung mga inayos ko na computer na 5 piraso last week. Yung main problem po nila is meron doong namamatay bigla, tapos meron doong nagahang, saka meron po doong nasira pa yung OS, which is yun po yung panglima, yung nasira yung OS, corrupted kasi palagi po siyang nagsishutdown. So, to halos lahat po yun, yung main problem is overheat. Ayun. So, kapag binuksan ko po yung mga computer nila, nakikita ko na yung access pan ng CPU nila sobrang barado ng alikabok. Yung tipong pag umiikot yung access fan, hindi na pumapasok yung hangin, kaya yung heatsink ng CPU sobrang barado na siya ng alikabok, so kaya nag-overheat. So ang kailangan lang po nyo gawin, kunyari may PC ka sa bahay, alam niyo naman po mga kapitbahay na ang PC is malakas yung init ng processor, kaya kailangan talaga ng isang PC is maganda yung ventilation ng hangin. Unless na lang po kung yung computer mo sa bahay is like mamahalin or di ba naka water cooled like ganito or ganito, di ba? Ayun. Pero kung nangyari mild PC lang naman ang gamit mo sa bahay na simpleng tao ka lang na gusto mo lang makapag-computer or gusto mo lang may computer sa bahay, or di kaya like yung computer mo lang is generic lang na ginagamitan lang ng mga heatsink like this one po. Ito yung sinasabi kong generic na PC like this one. Ayan po. So, ito, ang computer po kasi, ito yung pinaka main CPU niya, diba? So, malakas po ito uminit. Once na barado po siya ng alikabok, so, pag umikot yung exhaust fan na ganyan, hindi nagpo-flow yung hangin papunta rito. So, hindi po niya napapalamig tong. Ang possible po na mangyari doon, iinit yung motherboard, yung mga capacitors, masusobrahan sa init, so masisira. So, ang possible na mangyari po sa computer nyo, maghang. So, ayun. O di kaya, pag alam nyo naman yung computer is automatic shutdown kapag nasisense po niya na high temperature na yung init ng CPU heatsink mo. Ayun, kaya ang kadalasan po nun, yung OS mo makukorrupt. So, pag nakorrupt yung OS mo, pag wala ka ng OS, paano na ngayon? So, ayun po. So, dapat, every month po, open lang po nyo to. Tapos, ang gagawin nyo, check lang nyo to, like this one. Ayan, kailangan lang nyo gawin na maintenance. Kung mayroon din po kayong isang, you know, pang ihip or di kaya pang blower, parang ganito. Ayan, so gagamitin lang nyo, like for example, simple lang naman po yung pag-maintenance ng isang PC, no? So eto, panoorin nyo kung paano.
Ayun. So, ayan na nga po, no? So, ito, yung PC na to, ito yung pinakakalas, yung number 5 na ginawa ko. Ito, sobrang barado po yan. So, sobrang asin, talagang barang-bara siya. Pag umiikot to, walang lumulusot na hangin, kaya ang nangyayari, nag-auto shutdown. So, hindi na po proper shutdown. So, nasira yung OS. So, ang ginawa ko po dito is, finormat ko na lang kasi hindi na siya madala sa repair ng OS, yung auto recovery, kasi talagang corrupted na yung OS. Kung napanood nyo po yung muling video, yun po yun, ito po yun. So ngayon po, okay na po siya, running na po siya. So, nilinis ko na po siya. Ayan, pati po yung power supply. Kailangan din po kasi check nyo po lagi para yung power supply hindi nag-iinit, kasi minsan po yun din yung dahilan kaya naghahang yung PC, kasi yung power supply kapag nag-overheat, yung supply na kuryente na papunta sa motherboard kumukulang. Ayun, kaya nagkakaroon po siya ng problema. Ang tendency po niya is maghahang po siya. Ayun, kaya sana po makatulong po yung short video ko na to na tips kung paano pahabain ang buhay ng iyong computer. Okay, so ang importante lang po, check nyo po palagi. Basta wag lang po tumabarahan ng alikabok ng sobra ng matagal, kasi talagang mag-overheat po siya. Okay, so like for example po, yung PC ko ganito lang din. Ito po yung PC ko na to, ganito lang din yung CPU niya. Ito po sa ilalim, pero umabot na po siya sa akin ng magsi 7 years na siya, kasi every month maintenance. Tsaka ang recommended po kasi ng PC, kunyari talagang hard user kayo, kunyari araw-araw talaga na ginagamit, like kunyari sa bahay, kung hindi naman di aircon yung bahay mo, automatic ito talagang bantayan mo. Tsaka sa akin po kasi every month or every 3 months pinapalitan ko yung thermal paste para okay po yung performance, para okay yung higop ng heatsink ng init from CPU po. Ayun, so sana po nakatulong pa ako. So, yan po yung ating short tech tips for today. Okay? Thank you so much for watching and stay safe pa rin, mga kapitbahay. No? So, stay at home pa rin kung hindi man importante yung gawain natin sa labas. Okay? Kaya, thank you so much for watching. God bless us all. Thank you. Bye!